kamusta naman si Aaron? Okay naman, medyo sleepless pa eh, pero I'm still sleepless? Good. Sleepless? Bakit naging ano? Ganun? Siguro dahil hindi nawawala yung pressure eh. The pressure is on, kumbaga. Yeah, kasi defending, so you have to defend your spot eh. Mm-hmm. Napakinggan mo kanina no, si Roger, sa tingin mo siya ba ang iyong makakalaban? Potential na makakalaban mamaya? Depende pa rin sa hurado kasi. Okay. Kasi minsan feeling natin okay yung dating niya or feeling natin siya, pero yung sa mga kumbaga legit na artist natin talaga nakakalam kung ano talaga yung pinaka pasadong boses or ayun, yung nalalaban. Oo, so, naman, syempre. Di ba nakakasama sa boses mo yung mga sleepless night mo? Di ba? Actually, nakakasama yun. Nakakasama din. Number one nakalaban kasi sa mga singer na is yung puyat. Oh. Kasi talagang maapektuhan na talaga yung boses. Actually, medyo may struggle na ng konti. Wait lang, sorry, natanong yun na ba kung bakit sleepless ka kagabi? Yun na nga, yung pressure. Yung pressure. Kasi, the pressure is on. Saka yung material kasi, inaral pe. So. Ah, inaral mo. So you are not familiar with this song or? Familiar naman, pero may arrangement eh. May arrangement na ginagawa eh. Okay. How did you prepare for this, ano naman, for your piece later? Were you able to ask someone to coach you? Or did you ask help from family? Or ano? May side coaching naman eh. Ah, may side coaching ka. And, kumbaga, aalamin mo kung ano yung pinaka-message nung song eh. Okay. Kasi mapoportray mo siya ng mas maayos pag alam mo kung ano yung pinaka-root. No, kumbaga pinaka-story nung song na yun. Pag nagmula talaga sa puso, parang ganun, di ba? Pararamdam mo talaga kumbaga, yung kinanta ang mangyari, mo, no? Storytelling yung mangyayari. Oh, speaking of stories naman, meron tayong show and tell ngayon. So may papakita tayong photo sa madlang people, madlang onliners. Tapos explain mo na lang sa amin, Aaron, yung storya nito. Ayan! Ayun. Wow! Nasaan ka dyan? Ikaw ba yung nakapulaan, yung maliit? Mukhang family picture yata ito. Oo, ayan. Kasha pero at kinaya. Yan. Yan. Kasha yan, Kasha. Ah. So, ano story ano photo na yan? Parang siguro first time namin mag-picture ng ganun eh. Kasi never kami nagkaroon ng family picture since then eh. Siguro nung mga bata pa eh. Pero ngayon, never na eh. Bakit? Bakit hindi kayo nagpipicture? Never nagkakatagpo yung schedule. Never na ako kompleto sa bahay eh. Kahit mga Pasko, ganun. Pag Pasko, usually may work ako. Even New Sobrang Year, busy, so... grabe. Walang chance. Mga kapatid mo ba yung nasa sini picture o? Sini maliliit na yun? Kapatid and pamangkin. Ah, pamangkin. Oo. Isa pa, may isa pa tayong photo. Isa pa, picture. May isa sige, pa. Tingnan natin. Oy! Ayun. Ako yan na! Ano yun? Rehearsal yun for Christmas show. Diyan ko first time nakasama si Liza Soberano and si Ken. I mean, si... Enrique. Yes, si Enrique. Yun. First time and Kim Chu. So parang yung mga endorsers ng Unisilver plus yun. Kasama ako nag-perform doon sa stage na yun. Oh, so Unisilver. Oo. Jingle ba yung ginawa niyo o kanta? Guest. Jingle, parang ganun. Hindi. May ibang gumawa ng jingle. Pero yun, rehearsal ko yun for that event eh. Ah, for that. Di ba makasama si McCoy doon? Di ba alam ko, kasama siya siya? Hindi pa yata. Two years ago pa yata. Ah, okay. I'm so not two sure. Two years ago or later this year at last year. Oh, so ibig sabihin, ano, sanay na sanay ka na mag-perform sa maraming tao, no? Oo, sanay na. Pero may tension pa rin eh. Pag, ang fear ko kasi pag konti yung tao, kabado ako. Pero pag marami, doon ako mas ganado. Parang tayo, di ba? Baliktad? Baliktad na siya. Nung natutong kumanta, bumaliktad na siya eh. Parang nawawalan ka ng gana pag konti yung mga tao, no? Hindi, mas shaky, mas kabado, mas nervyos pag konti yung tao. Pero Aaron, madalas ka rin mag, mall shows, gano'n? Oo, back nung nasa kabilang bakod pa ako. So, yun. Alright. Sige, maraming salamat. Thank you. Good luck.